Alright, so this IEM is fairly new. Bagong-bago siya. Yeah, 2 months. 2 months ago nung na-release siya. And I got this for about 2 weeks ago. Nakuha ko to 2 weeks ago. First time kong makatry ng 7Hz na brand. This one is from China. Considered as Chi-Fi pa rin siya. Pero hindi siya yung mga low-end. Ano pa rin siya, magandang company or magandang brand pa rin ang 7HZ or 7Hz. And yeah, this is the cell note. Ito yung pinakabagong budget line nila, entry level. Pwede siya sa lahat. Pwede siya sa mga baguhan sa IEM or medyo siguro yung may mga marami ng collection ng IEM na gustong mag-try ng something new. Kasi yeah, this is really new kasi makikita natin sa design. This is really an Ergo IEM. So, magkano to? It's around 800 to 1,000. Yan, 1,000 pesos. Umaabot yung iba. Pagbibili kayo sa online, piliin nyo lang yung preferred. No? Preferred. Tsaka, tingnan nyo yung maraming comments, reviews, and rating. So, yun ang tip para hindi kayo maswindle. So, take note of that. Okay, yeah, available ito worldwide. Pag dito naman sa Philippines, meron sa Shopee, Lazada. Sa labas naman is ng Philippines, si Amazon and Linsoul. Yan, sa linsoul.com, dun kayo titingin ng mga IEMs, mga galing China or Chi-Fi. There's nothing new with this version because this is the first version ng Zero. I think wala nang lalabas dito or kung meron man, siguro maybe a pro version. Okay, ang inclusions niya is ano lang naman. Of course, yung IEM itself, the cable, and the ear tips. Medyo magsasawa kayo sa ear tips kasi ang dami niya. Para siyang Skittles or ano ba yun, Nips, M&Ms. Parang ganun ang itsura niya. So medyo pop culture ang dating neto. Yun, pagdating sa kulay. I think this is a sky blue. Then white and black para sa mga medyo conservative. Alright, so yeah, yung shape and weight. Sobrang ano lang neto, lightweight lang. So mukha lang siyang mabigat. Ang maganda dito sa IEM na to is makapal yung plastic niya. So kahit na plastic siya, malalaman mo na makapal siya sa by the looks and pag tinatap mo siya, pag tinatry mo siyang himasin, yan, makapal siya. And then itong face plate niya is a metal. Yan, pure metal kaya yan, meron siyang kabigatan ng konti. Pero pag nalagay mo na sa ears mo, hindi mo na siya ganun mapapansin. So parang blonde BL03 lang yan. Pero yun naman metal. So sa ano naman sa ear tips naman medium ang tama sa akin. So meron siyang small, medium, large at iba-iba siyang iba-ibang klaseng mga ear tips ang included. Just take note guys na may pinagkaiba, hindi pare-parehas lahat ng inclusions or included sa package. So pagpilian niyo na lang kung ano yung kung saan kayo magiging comfortable. Yeah, pagdating sa stock, you really don't need to upgrade, no. There's no nang mabilisan. So kahit gamitin mo na to ng as is na, goods na goods na yan. The comfort, yes, very comfortable. Wala akong issues. Ginamit ko to, I think, ang matagal is 3 or 4 hours. Humihiga-higa pa ako noon. And I find it comfortable. Meron lang itong nandito lang ang medyo hindi ako naging comfortable kasi medyo matigas itong parang straw niya. Ayan, pang loop, ear loop. Medyo matigas siya. But it's fine for me. Acceptable pa rin naman. So the cable, pag-usapan natin ang cable. The cable is really good for stock, no? Very basic. It's a 4-core na copper. Ayan, OFC. So, yun lang, wala siyang mic, guys. Walang mic. Take note of that. Kung gusto nyo may mic, mag-upgrade talaga kayo. Or bibili kayo ng cable na may mic. Tapos tangle-free siya. Sobrang tangle-free. Hindi katulad ng ibang braided stock na talagang maiinis ka dahil nagbubuhol-buhol. But this one is, yeah, really nice. Ang hindi ko lang nagustuhan din dito is yung chrome. No, yung chrome plated sa plastic. Nagmumukha siyang cheap tignan. But nonetheless, performance-wise, ayos na siya. Pagdating naman sa hardware niya, this is using a 10mm dynamic driver with MCD. So yung MCD guys, yan, ito yung gamit niya, N52 magnet. Hindi ko masyadong kabisado yung mga ganito kasi hindi naman ako super technical sa mga gantong bagay. Ayun yung nagpaganda sa tuning nito. Speaking of tuning naman, yeah, it's a neutral. Neutral siya, hindi siya bass lacking eh. Okay yung bass niya.
Hindi lang talaga pang base heads, guys. Hindi katulad ng Lone BL03 na talagang yung sub-base niya talagang mababa. Hindi siya ganun. Sakto lang to, guys. Yung mid-base nito maganda. Basta mid and sub-base is just right for the tuning. So make sure lang na ano, fit talaga tong ear tips, no, para mas mapakinggan nyo ng mabuti yung, or mas ma-enjoy nyo mabuti yung bass niya. Okay, pagdating sa mids, okay lang. Hindi siya natatabunan ng bass, no? Tama pa rin siya. Talagang hawig siya sa ano, sa kung alam niyo yung Moondrop 2 or Moondrop Aria. Yan, may pagka ganun ang tunog nito. The treble. Ayan, or yung highs niya, yan, goods na goods. Maganda naman yung detail niya. Hindi naman yung sobrang super ganda, pero maganda siya. Overall, sa tuning niya, the tuning is fine for me, pero ayan, medyo may slight na pagka matigas yung tono nito. For me. Pero mamaya may suggestion ako para mas maging either warmer siya or mas maging brighter siya. Pagdating naman sa gaming, guys, this is very usable naman. Hindi nga lang talaga siya built for ano eh, for gaming na super maganda yung 3D imaging niya. Meron, pero I think medyo parang gitna ng konti. Like pag naglalaro ka ng mga footstep-based game, kaya ng mga CS:GO, Valorant, yan kung saan kailangan mo talagang pakinggan yung mga footsteps. Medyo gitna siya, guys. Pag yung sa brain mo, parang sa git parang yung brain mo dito sa may bandang likod, sa may gitna siya eh. Medyo gitna yung left and right niya, hindi siya malawak. So hindi katulad pag mga 7.1 or yung may mga 3D imaging sound, yan, na medyo malawak. Ganun sana, pero hindi eh. Medyo gitna, pero ang maganda dito, usable siya, decent siya. Hindi siya yung hindi mo talaga magagamit. Magagamit mo pa rin siya. And then, yeah, pwede sa lahat ng games. Sa lahat ng klase ng games. And lalo na pag sa mobile gaming. Yan, okay na okay ito pagdating sa mobile gaming. Yung details niya, tsaka yung ano niya, yung base niya. Yan, very, very nice. Saan ba magandang gamitin to? Guys, pwede ito pang araw-araw kahit gamitin mo siya for daily use. Actually, kahit ito nga lang IEM mo, buhay na buhay ka na eh. Kung ito lang talaga yung budget, pwede ka nang mag-stick kahit dito lang eh. Tapos, mag-focus ka na lang on upgrading the cables and the ear tips kung ano man ang gusto mong i-upgrade kung medyo nabibitin ka. But for me, yan, pwedeng-pwede siya kahit saan. Pwedeng sa online din. Pwedeng pang online, pwedeng pang work, pwedeng pang outdoors, pwedeng pang gym. Yan, but be careful pag outdoors kasi yung sound separation nito is good. Baka pag nasa labas ka, baka hindi mo marinig yung surrounding mo. So, be extra careful. Or maging aware lang kayo sa surroundings nyo pag nasa labas kayo. So, sa lahat ng, I forgot to mention, so sa lahat ng genre, pwedeng-pwede to, guys. Mapa-reggae, acoustic, mga pop music, mga EDM, or kahit anong mga hip-hop, instrumentals, yan. Pwedeng-pwede siya. Sobrang pwedeng-pwede siya kahit saan. Kaya nga kahit ito lang yung IEM mo, nag-iisang earphones mo, goods na yan. So kung hindi nyo naman gusto to, kung medyo hindi nyo trip ang Zal Notes, yung iba kasi nato-turn off sila sa itsura niya, sa pagka-ergo niya, kasi mukha siyang guitar pick. Or parang unusual yung design niya. But then again, huwag kayong ma-deceive sa itsura niya. This is really a budget beast, guys. Sinasabi ko na sa inyo, kung may experience nito talagang, ewan ko lang. Kayo na magsabi. Kayo na makakapagsabi nun. Kaya yung alternative niya, kung hindi nyo masyadong trip ang Zal Notes, pwede nyo piliin yung Moondrop 2, which is, may difference din sila sa tuning, gaya nito. Yan. Mas bassy talaga tong zero kaysa sa Moondrop 2. Pero pagdating sa details naman, mas slightly better ang Moondrop 2. Pero ang hindi ko kasi nagustuhan din sa Moondrop 2 is yung cable niya. Hindi siya detachable. So pag nasira, yan, medyo sakit sa ulo. So isa sa tanong kung kailangan mo bang mag-upgrade agad, well, it's up to you. Pero para sa akin, gaya na sinabi ko kanina, kahit hindi na muna. So, siguro wait for 3 months or 4 months bago ka mag-upgrade.
So enjoy mo muna yung stock, and then yeah, tsaka mo na i-upgrade yung cable and yung ear tips. Yan, lalo na kung wala kang budget. You may use this one as is. Pero kung may budget ka, then I highly suggest bumili ka ng DAC. So gaya nito, this is a DAC. This is a USB, simple lang na DAC. Yan, highly recommended this kasi papagandahin niya pa lalo yung sound nito. Mas magiging lively siya, or let's say mas magiging parang brighter and medyo lalawak pa yung range niya. Okay, yun yung napansin ko nung ginamitan ko ng DAC. And of course, guys, depende rin yan sa kung anong tawag dito, parang provider kayo or player ang gamit nyo. Pag Spotify kayo, of course, hindi yan standard lang yung mga yan, hindi pa yan mga hi-fi. Pero kung naka-Tidal kayo, yan, or Apple Music, yan yung may mga hi-fi or may mga higher quality versions ng music. So, mas may enjoy nyo pag ganun klaseng quality yung music na pinapakinggan nyo. Sa mga beginners or sa mga gustong, sa mga naghahanap pa rin ng mga IEM or gusto nang mag-try ng bago, lalo na pag naka-KZ ka or naka-blonde ka, gusto mo ng mas neutral naman na great sounding, I highly suggest and recommend this one. Pagdating naman sa price to performance ratio, sobrang sulit na sulit ito. So para kang bumili ng nasa 2,500 or 3,000 pesos na IEM. No, sobrang ganda ng tuning niya. For gaming, yes, kung gaming lang naman talaga, gaming lang gusto mo, mas isasuggest ko yung Blonde BL03 kaysa dito. Kasi mas maganda yung pagka-base nun eh. Pero pagdating sa 3D imaging, halos parehas lang sila. Parehas na nakakalito lang din na pagdating sa mga footstep. Pero decent naman siya, usable pa rin naman siya. So my rating for this Salnode 0 is easily 4.5 out of 5. Almost perfect na to. Sobrang sulit. Sa mas pinaka sulit pa na budget IEM. Disclaimer, wala akong affiliate dito or wala akong any na promotions. And kung sakaling kailangan nyo pa ng extra, ayan, naghanap po yung extra opinion or thoughts about this. Yun, I hope na makatulong to. If ever man na nakatulong to, please give a thumbs up and comment down below if ever. And syempre, sub and get notified. Check nyo na lang sa description ng video na to yung mga links niya. You can find it there. And if you're in the Philippines, madali lang siya. Pero usually, manggagaling siya sa China. Yun yung mga mura, yun yung mga 800. Or even, sometimes you can get this at a lower price, 700, 600, pag sale ang Shopee and Lazada. Pero kung locally naman, I'm not sure kung meron na ng local stocks tong mga to. But most definitely, mas mahal siya pero mas mabilis yung shipping. So, kayo nang bahala mag-decide. So, hanggang dito na lang. Don't forget to follow. I'll be reviewing more headphones and IEMs. And so, I will see you on the next one. Stay safe and keep it clean. Ingat kayo lagi. God bless you guys.